channel para update. Slipin po natin yung mga direktang tagas kung nag-dumadaan po yung mga tubig. Hello mga kasami TV, magandang hapon po sa atin lahat. Ngayon po nagbabalik po tayo dito sa may Basurto. Update natin yung malaking tagas. Ayan, tuluyan na po siya naging basura. Punta tayo sa baba. Ito na siya, oh. Ginawa na po siyang mini garden. Tapos, ayan, baba tayo. Pero silingin natin yung nasalimuot ng mga kagimbal-gimbal na tayo. Grabe ginawa ng basura. Tapos yung malaking tagas, doon na iba na yung way niya. Bali, sinara doon sa part na to. Hindi na tayo makababa. Ayan, ito na siya. Sana ma-actionan din to ng DNR-MCR. Kasi nga, malinis na ang mga dolomite ditch natin, maayos na yung rehabilitation, lumabas na rin. Pero pag ganito talaga, siyempre dami pa rin ang malinis. Mas mataas ang fecal coliform level nito. Talagang halos mga dumi ng tao. Kahoy, dito na talaga tinatapon. Kaya na lang kumusga, ano kababayan, kung ano yung dapat gawin dito. Kaya na musga kung tama pa ba ito. Kasi ito po yung karagatan natin. Kitang-kita nyo naman po. Grabe yung amoy, mas mabaho na, sobra. Kulay ano na rin yung daanan din, dinadaanan ng tubig. Yung violet black na na hindi mo maintindihan dahil nga sa madaming dumi na dumadaan dito. Ito na rin po yung daanan ng mga panlalakbay. Sigurado maraming iiyak pag sinasarado to. Sobra, maraming iiyak kasi alam niyo po, ito po yung daanan po ng mga septic tank nila. Ito yung pinaka main canal nila. No? Hindi masuri. Itong part na ito, ayan po yung malaking bomba. Bali, inaayos naman yung dato. Sinakpan, ginawa siyang hardin sa taas na hardin na napabayaan na rin. Kunyari, hardin lang para hindi makita itong malaking bomba. Tuluyan na no, naging basurahan na po talaga ito. Baho, sobrang baho. Kasi marami mga pangkaraniwang hindi kayo makikita dito. Kaya sa pasintabi po sa mga kumakain, tigil muna natin. Ayan, tiniis na natin yung amoy no. Diba? Septic tank, sama-sama na lang dito. Kaya ito yung kakalabas yun. Mas hindi lang triple kundi times 10 siguro ito yung baho nito. Times 10 yung baho nito. Sobra. Ayan na po. Muli po hanggang dito na lang po yung kuha natin dito sa may update natin. Ayan galing tayo kanina dyan eh.
may update din tayo dyan. Ayan o, puro basura na talaga. Maganda ng dagat, kaso nga lang basura. So muli po, maraming salamat po. Thank you and God bless po. Sana ma-actionan din to, kawanin ng gobyerno ng DNR and CR para matigal din po ang pagtaas po ng level ng fecal polyfon. Sure po, napakataas po ng fecal polyfon. Mga times 10 siya. I'm sure times 10. So, yun po, maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan, like, share, subscribe ang ating video para mas makita po ng taong bayan. Thank you, and God bless. Kasami TV po. Yan, hello mga Kasami TV, magandang hapon po sa atin lahat. Muli po nagbabalik tayo dito sa ating YouTube channel sa panibagong update natin. Grabe, Islas Manila Bay tayo ngayon, no? Ayan, nagtaba ng mga bata ng basura. Grabe pala, no? Sobrang baho dito sa part na to. Kaya nagagaling yung masalimuot na baho. Sobrang baho. So, ang ginawa ng hardin para matakpan po yung malaking imbornal doon na dumadaloy sa dagat po ng Manila po. So, wala na sigurong paraan to. Puntan natin doon sa pinakadulo. Ayun, may bumubuluwa. Napakabaho. Puntan natin doon. Dito pa rin po tayo sa may pier 15, year 14. Hindi ko alam kung anong kanta nito. Ito yung tinabunan dati na siguro, hindi ko, I'm not sure ko kung tawag dito, kung anong company ito. Sobrang baho po dito. Kaya mapapansin niyo po, ganito po yung mga CR nila dito sa may gilid po ng seawall. Itong tinatayuan po natin dito sa may bricks water po, no, ng papuntang Dibara bricks water. Ayan, makikita niyo may mga ganito po yung mga nakalagay dito sa gilid nito, parang container van. So, makikita niyo po yung para ginawa talaga siya para tapunan ng tabi sa baba. Kasi tabi po sa mga manunood. So marami pang ganito, no? Maglinibot natin ito. Kasi marami pang kabahayan dito. For sure, yun ang sa may gilid. May mga talagang ginawang tawag dito. Imbornal setting kung nila diretso dito sa dagat. Tulad nito, itong giniba dito. Ayan, hindi lang po isa, marami. Direkta talaga siya sa dagat. Ayan, ang ganda ng mga CR nila. May tubo siya, no? Napapansin nyo, may tubo siya. May bulwak dito, hindi ko masyado makikita. Ayan o, ewan ko kung kaya. Ayan yung bulwak, napakabaho. So, kanal yan. Kaya para sobrang baho ng tubig dito. So, may kabahayan din, may mga tubo din siya. Na... kaya kapag ano po, kapag in-inspect po ng DNR and CR to ng EMB, Environmental Management Bureau, sigurado po talaga na mataas ang fecal polyfon level dito. Bukod sa mabaho yung tubig, amoy kanal talaga. Ayan, direkta po dito sa karagatan natin, dito sa may Manila Debay. Yan po, dyan sa may Manila Debay lang po yan. Yung mga kabahayan dito, nakadirekta talaga siya yung mga septic tank nila. Katulad nito, oh, nakikita natin.
Hindi lang po ito isa, magkakatabi kasi yung mga bahay dito. Kaya mapapansin nyo po lahat po, may mga septic tank. Ayan o, hindi lang isa itong nabaklas dito, no. So dire-diretso po itong bricks water na to hanggang sa Megibare Street. So means marami pang septic tank po na nakadirekta dito sa dagat ng Manila Bay. So kayo na lang po magpusga. Puntahan ulit natin doon sa may malaking tagas.